navigator. Malakas pala talaga, oh. Delikado na ito. Hi mga kajackers ko dyan. Hi, magandang araw mga kajackers ko dyan. Hi kajackers. Hi mga kajackers. Darling, kung sa inyong mga sasakyan kajakers ay napapansin nyo, nakikita nyo na yung radiator natin nagka-problema, visible naman, nakikita natin yung may halimbawa, makikita natin na may leak. So mga kajakers, huwag na lang kayo tumawag ng mekaniko dahil napaka-basic at napakadali lang naman palitan yung ating radiator. So mga kajakers, sa video nito, ipapakita ko sa iyo paano magpalit nito. Ang sasakyan nito ay Toyota Altis o kahit anong sasakyan mga kajakers, madali naman magpalit ng radiator. So ipapakita ko lang sa inyo paano magbaklas at magkabit nito mga kajakers. Since ang radiator nito kajakers ay may leak. Ayan, nakikita natin dito mga kajakers, may leak siya dito. Ayan, nakikita mo kasi pag may leak dahil meron siyang nakikitang mga residue ng tubig. Siguro ito baka ginamit na tubig nito, baka tap water lang o anong tubig, hindi siguro coolant ang ginamit nito mga kajakers. So yung mga kajakers, ang natin gagawin dito ay i-drain lang natin muna ang tubig mga kajakers. Makikita mo naman yung drain plug niya mga kajakers dahil meron niyang parang may tainga siya kajakers na plastic. Ayan, white na yun kajakers. Luluwagan mo lang yan, pipihitin mo lang pakaliwa at sa diretsong luwagan mo hanggang tatagas yung tubig. So pagkatapos natin drain mga kajakers, una natin babaklasin yung mga nakakabit dito katulad ng itong radiator fan mga kajakers. Yung mga radiator fan yan ang una natin baklasin. Baklasin natin yung terminal na yung sakit nito. Kasi yan ang una nating baklasin bago natin mabaklas yung radiator. Yan, meron siya ditong bolt. Kabilaan yung kajakers, dalawa yan. Gandun din sa kabila. Para mabaklas natin yung ito kajakers yan. Para mabaklas natin yung radiator fan assembly. Kasama na rin ko itong radiator reservoir. Ayan mga kajakers. Tapos ito babaklasin natin yung dalawang bolt sa kabilaan ito. Yan, tapos nahuhugot na lang ito kajakers. Ito, nahuhugot na lang yan. Ganun din sa kabila, nahuhugot lang yan pataas. And then pagkatapos yan kajakers, matanggal na natin ito ay baklasin natin yung mga radiator hose din niya, itong clamp. Pipisilin lang ito ng mechanical plier and then i-atras. Ayan, ganun din sa kabila sa kajakers. Sa mga ibaba niyan, meron din yan sa ibaba. Ayun, nakikita natin yun. Ayun kajakers, yan, may clip din yan sa ibaba. Ganun din gagawin yan. At hugutin lang yung hose pagkatapos sa kajakers. Ayan. So ayan kajakers, umpisa na natin. Una kajakers, i-drain mo natin yung tubig. Ayan, pagka-drain natin, yun, tumagas na. Wala na yung ano doon, tinanggal ko na mga kajakers. Yan, nakita na itong tubig, yun, tumagas. Nakikita ko yan. Nakikita kajakers, yan, yung tubig niya. Tumatagas na siya. So, baklasin lang natin yung radiator kajakers para mabilis yung tubig na mag-drain. Next, pagkatapos mga kajakers, pagka-drain ng tubig, ayan, so tanggalin natin yung mga
nakakabit dito sa radiator fan, itong mga wire. Tingnan natin yan. And then yung lock adjusters dito sa ano, pipisilin lang yung may lock sa gitna, yung sa socket, and then hila. Ginamitan ko ng maliit na screw para pangtisil niya, para matanggal ang mga adjusters. Tanggal na yung wire. Yan, next. Tanggalin natin yung hose dito sa reservoir. Ito yung nakapagod dito ang hose. Ayan. Then next, tanggalin natin yung radiator fan. Yung tinuro ko kanina mga kajagas, yung dalawang bolt dito sa kabilang gilid. Simple lang, naka-clip lang naman yan sa baba ka dyan, so pwede mo hilahin pataas. Ayan. Ayan. Ayan, itatanggal na natin ka dyan. Ito na yung radiator fan. So yan mga ka dyan, next na gagawin natin ay tatanggalin natin yung mga radiator hose. So gamit lang tayo mga ka dyan ng mechanical plier. Ayan. Tatanggal natin mga ka dyan. Yan, sa kabilang post mga kajakers, meron din yan. Sa dulo, yan. Yan, kajakers. Pwede natin siyang hilain yung host. Ayan. Tsaka yung kabila, kajakers. Yan lang din natin. Ayan, so tanggal na. Mga kajakers, next, yung dalawang tornillo sa ibabaw kajakers. Yan. Tsaka yung kabila niyan. Mga kajakers, hilain lang ito pataas. Ayan. So, yan ang mga kajakers. Pwede natin hugutin kasi nakasuksok lang naman yun sa ilalim. Mayroon lang yung dowel doon sa ilalim na dalawa, kabila ang dulo. Then hilahin lang natin yung pataas. Yan, may rubber yan mga kajakers. Titingnan lang natin. Yan. Ito mga kajakers, babalik natin doon sa butas. Yung dalawa niya kabilaan. Yan. Makikita mo itong butas na ito kajakers ito. Yan. Yan, ipapasok natin siya dyan. Ganun din sa kabila. Kasi dyan din natin isusit yung bagong radiator mga kajakers. So yan mga kajakers, meron tayong bagong radiator dito. Yan. Nabili ko to sa Roser Auto Supply. O Toyota Parts Auto Supply. Exclusive lang sila sa mga piyesa ng Toyota. So yan mga kajakers, yan. Bagong bago. Sasalpak natin. Replacement lang ito mga kajakers. Nabili ko lang ito sa halagang 3,500. Ayan. So ganun din mga kajakers, suksok lang natin sa baba yung butas. Ayan. And then ganun din, step by step lang naman, paano natin tinanggal yun din pagbalik. Ayan. Tabot natin yung ito babaw. Ganun din sa kabilang dulo. Pabalik lang din natin sa kabilang dulo. Yung nandito sa kabila ka dyan guys. Ayan. Suksok lang itong butas dito sa dawil ng radiator. And then, ayan. Then screw. Ay, bolt natin. Bolt natin siya. Basta every time magano ka ng mga bolt kajakers, kabit mo muna, kamay muna, ano, para siguradong pasok yung thread.
nakaraming ikot ka na sa kakagamit ngayon ng wrench. The next, yung tinanggal natin kanina, yung hose. Kakabit din natin siya ngayon. Ayan, yung lower hose muna unahin natin mga kajakers. Ayan. Next, pwede na rin ikabit natin yung ano bago ikabit to para hindi abala at adjackers pagpasok. Pwede ikabit muna natin yung radiator pan assembly. Yan. Meron lang yung clips dito sa baba mga adjackers. Ito, yan. Saka sa kabila din, mag-anong din. Ayan. Isushoot lang natin yan doon. Makikita naman yung pagsusutan dito sa gilid ng radiator mga kajakers. Yan. Sumwak na swak. Swak as in swak to talaga. Yan. Tapos yung dalawang bolt mga kajakers na tinimel yung sa gilid ng radiator fan assembly. Nasakit din yung mem. Susigitan natin siya. Plastic lang to jackers, kaya alalay lang pagsikip. Huwag masyadong masikip, baka mabasag yung ano, yung plastic. Alalay lang. So, next, kakabit na natin sa jackets itong upper radiator hose. Kakabit na natin. Yan, ito yung hose clamp niya. So maganitong trabaho lang ng mga kajakers, DIY lang, hindi natin kailangan tumawag ng mekaniko kajakers. At least kahit paano makasave tayo. Basta meron ka lang namang mga basic tools. Mechanical plier, mga ganong, mga 10mm, 12mm, yun naman kailangan din kajakers. Yan, then yan, kahit lang. Ibalik na rin natin yung electrical connection niya. Yung socket, saksak lang natin yan. Meron namang guide yan kajakers, yung lock. Hindi naman mabaliktad yan. 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 Then, saksak lang natin yung mga clip ng harness niya. Yan. Dalawa yan dito rin. Suksok lang sa butas. Yan mga kajakers. So yan mga kajakers. Nakakabit na yung radiator. Napaka simple. Napaka dali ng mga kajakers. Ano? Yan, kakabit natin yung sa reservoir. Ayan. So ano ba? Okay. Ayan mga kajakers. So lalagyan natin siya ng coolant mga kajakers. Maglalagay tayo ng coolant na.
mga ka-jackers, kunting tip lang mga ka-jackers, dapat talaga coolant yung gagamitin natin mga ka-jackers na tubig ng radiator. Huwag yung tap water o yung mga ano lang na tubig. Kahit yung sa nawasa, huwag yung ka-jackers hanggat maaari. Kung kukulangin man yung inyong coolant na nilagay. Pero ang gagamitin natin dito ka-jackers na coolant ay yung ready to use na. Yung pre-diluted type na siya. At konting tip lang mga ka-jackers kasi may mga maling sabi-sabi mga ka-jackers na yung iba ay nagsasabing huwag daw lagyan ng coolant dahil aluminum, kalalasan sa mga lalo sa mga modelo ng sasakyan na aluminum na yung mga gamit. Itong radiator niya, yung sa aluminum na to, and then yung makina, cylinder head, mga aluminum. Meron mga ibang nagsasabi kasi ito ka-jackers na yun daw ay ang coolant daw ay acid at magkakorosyon daw, mayroon kakainin daw yung aluminum natin na spare parts sa makina, which is maling paniniwala yung ka-jackers dahil ang coolant ay anti-corrosion. So ibig sabihin hindi siya basta-basta magkukorosyon mga spare parts natin sa makina mga ka-jackers. It's either yan man ay aluminum o bakal. Lalo sa bakal ka-jackers, kailangan gamitan talaga natin ang coolant yan. Kasi in the long run, pag gamit natin ng sasakyan, pag hindi natin gamitan ng coolant, yung mga spare parts natin sa makina ka-jackers, ayan ay lalo pag mga cast iron, madali yan kalawangin ka-jackers, yung ordinaryong tubig lamang gagamitin natin. So mangyari nyan, mayroon na, magkakalawang, magbabara-bara na yung system natin. At worst scenario dyan mga ka-jackers, maaring mabutas yung daanan ng tubig. And then yung daanan ng tubig at saka mga langis ka-jackers, magkalapit lang yan. So may tendency, once na nabutas yung ating spare parts na dinadaanan ng tubig, na magkatabi ang langis, so maaaring doon magkukulos ng maghalo yung tubig at langis ng makina ka-jackers. Kaya mas maganda talaga na ating gagamitan ng coolant ka-jackers kasi maraming advantage po ito mga ka-jackers kasi ito ay anti-freeze. Anyway, wala namang, hindi naman nagyiyelo yung lugar natin. So ito ay anti-corrosion. At hindi anti-boil din siya mga ka-jackers. Hindi rin siya basta-basta kukulo. Hindi katulad ng ordinaryong tubig, pag nag-overheat ka, kahit hindi pa masyadong mainit, ay bubulwak na yung tubig, sobrang kulo na. Unlike kung mayroon kang coolant ka-jackers, ay hindi siya ganun kalakas uminit talaga ka-jackers. Yun ang mga advantage na gagamit tayo ng coolant ka-jackers. So kung magdadagdag man tayo, mag-top up man tayo ka-jackers, pwede namang coolant na ready to use. At kung wala naman talaga, kung for emergency na wala kayong coolant, kailangan gamitan natin ng distilled water mga ka-jackers na ilalagay natin sa radiator para safety yung makina natin ka-jackers. So yan, konting tip ko mga ka-jackers. At yan, lalagyan natin na ng coolant siya ngayon. At yun, tapos ng ating DIY project mga ka-jackers. So yun lang, lalagay ko na ng tubig and then start na siya, tapos na, job well done. Sa mga ka-jackers, sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, pakisubscribe na lang po. At Jack of all trades, master of none. At hit niyo yung notification bell upang ma-update kayo sa mga videos na ating i-upload mga ka-jackers na pwede natin pakinabangan. Maraming salamat mga ka-jackers!